Hello, good day mga kabisik. Dito po tayo ngayon. So, mayroon lang akong gustong i-share sa inyo. So, kaunting kalaman lang po ito, no, mga kabisik. So, mayroon lang tayo dito ng kaunting kalaman na ibabahagi para sa inyo. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay kung ano nga ba ang nganga o mama. Mama, tawag dito sa atin sa probinsya, mama. So, sa Katagalugan, ang tawag nito ay nganga. So, ayun. I-share ko sa inyo na mayroon din pala itong bawat isa nitong ingredient sa mama, sa nganga, ay mayroon din palang mga health benefits. So, ayun. Ito, kauna-unahang sangkap. Ayan, kikita nyo. Ang tawag dito ay bunga. So, ito, bunga siya. Isa itong uri ng tanim na may kahawig sa palm tree. Palm tree siya, no? So, ang dahon niya ay parang palm tree, ano? Pagkatapos, ito yung bunga niya. Yung buto ng bunga niya. So, ayan. Ito yung kauna-unahang sangkap niya. So, ang health benefits nito ay yung ano, ang tawag dito sa English, betel nuts. Yung health benefits niya ay pwede rin siyang pampurga. Pampurga sa bulati sa tiyan. Ayun. Yung pag-inom sa nilagang bunga nito, yung kagaya nito, ilalaga mo lang, so iinumin mo. So, yun ang ginagamit na pampurga. So, ang sunod niya ay yung mabahong hininga, yung bad breath. So, magnunguya ka lang ng ganito. Ito na yung buto. Nunguyain mo lang. So, maalis na yung bad breath mo. Pagkatapos, ang pangatlo ay pilay. O, sa mga pilay, naipit na ugat, ganun. So, ang gagawin nyo lang ay itatapal nyo lang yung dinikdik na dahon nito sa parte ng napilayan o mga naipit na ugat. So, yun. Yung dahon niya. So, didikdikin nyo lang. Pangapat ay paninilaw ng ngipin. So, pwede rin pala ito. Gamitin yung mga yellowish na ngipin. So, ngunguyain nyo lang ito. Lagi lang kayo nitong magnunguya para maalis yung paninilaw ng ngipin nyo. Panglima, pananakit ng ulo, migraine. So, iinumin nyo lang ang katas ng pinaglagaan nito. Iinumin nyo lang yun sa may mga migraine, may pananakit ng ulo. So, pang-anim, pwede rin sa mga may rayuma. So, yun. Yung dinikdik ng buto, gaya nito, ihahalo nyo sa oil ng nyug. Yun. Pagkatapos, itatapal nyo doon sa mga apektadong may rayuma. So, yun. Ito yun. Bunga yun. So, ito yung unang sangkap niya. So, dito naman tayo sa buyo. Ito yung buyo. Makita nyo. Buyo. Tawag dito buyo. Tawag sa Tagalog ay ikmo. Sa English naman nito ay betel pepper. Betel pepper plants. So, mayroon din siyang benepisyo. So, ayun. Ang unang benepisyo nito ay para sa may mga diabetes. So, ang mga may diabetes ay lulunukin nyo lang yung fresh leaves nito na nunguyain nyo. So, yung katas niya, lulunukin nyo. Ganon din sa mga ano, may mga diabetes. Ganito yung ginagawa. Pagkatapos, yung may mga prostate cancer. Ito na, para sa mga kalalakihan siguro ito. So, ito yun. Ang gagawin nyo lang ay i-blender nyo o kaya didikdikin nyo, dikdikin nyo ng ano, parang babayuhin nyo lang. Yung katas nito, iinumin nyo mga 1/4 cup bawat araw. So, ayun. Gamot siya sa may mga prostate cancer at saka may diabetes. So, ito siya, oh. Betel plant o betel pepper
So ayun. Pangatlo, pangatlong sangkap sa nganga. Ito naman siya. Tabako. So, ang tabako, alam nyo naman siguro kung ano yung tabako. Ito yung pangunahing sangkap sa paggawa ng sigarilyo. So, mayroon din siyang nakakasamang epekto, lalo na pag inaabuso. So, herbal naman siya kung gagamitin ng esakto. So, ayun. Yung kanyang benepisyo ay pwede rin siyang pamurga. So, inumin nyo rin yung kanyang katas. Pamurga siya sa bulati sa intestinal worm. Pwede rin sa mga may headaches, yung may mga sakit ng ulo. So, gagawin nyo lang, tatapal nyo lang yung tabako dito sa may ulo nyo. So, ayun. Para ma-relieve na yung sakit ng ulo nyo. Pangatlo ay pantapal sa mga sugat na nagdurugo. Ayun. Gagawin nyo lang yung dahon nya. Itatapal nyo sa mga sugat, yung mga bagong na sugat na nagdurugo pala. So, ayun. Para mag-stop yung bleeding nya. So, ayun. Yung pang-apat ay para rin sa mga may depression, yung mga nakakaranas ng depression. Ayun. Ito na siya. Pero bawal abusuhin. Pag nagkakaroon lang ng pagsama ng katawan mo, yung para nadidepress ka na, doon mo lang gagamitin siya, ay okay siya. No? So, ang gagawin mo lang dito sa tabako eh, parang sigarilyo din. Hihit-hitin mo. So, hit-hitin mo ito. Ito yun. Tsaka yung panglima, yung para sa may mga pigsa. Ayun. Yun na. Karaniwang nangyayari yan sa atin. So, yung sino pa dito yung mga nakaranas na ng pigsa. Ayun. Ito siya. Ang ginagawa dito ng mga matatanda ay nagpupunit sila ng dahon at saka binubutasan. Binubutasan nila yung parte kung saan yung may sugat ng pigsa, yung mata ng pigsa. Doon ito tinatapal, pinapalabas lang yung may sugat, yung mata ng pigsa. Tsaka binabasa ito para dumikit doon sa pigsa. Ayun, marirelieve na yung sakit, tsaka lumalabas yung mata ng pigsa. So, ayun. Pang-tatlo, pang-apat na. Ito na yung last na parte. Parte ng mama o nganga. Ito na. Apog siya, yung apog. Ito yung makikita nyo, ayan. Ayan, na-powder na yan. Apog ito, ang tawag dito apog. Sa English, parang lime siguro. Lime powder, pero ewan ko lang, hindi ko masyur. Pero ito, yung ginagawa nito, yung sangkap sa paggawa nito ay galing sa mga shell. Halimbawa yung mga seashell, yung halaan, ganun. Yung shell niya, shell ng halaan, tsaka yung mga suso, ayun, ganun. Snail. Ito yung sangkap sa paggawa nitong apog. So, ang benepisyo naman nito ay panglinis ng ngipin. So, ayun, pampaputi siya ng ngipin. Yung siguro, papahig nila. Kasi nung unang panahon naman siguro, wala pa nung toothpaste, ano. Ang natatandaan ko lang sa mga lolo, ay kumukuha sila nito. Pagkatapos yun ang ano nila, ano nila sa ngipin nila, parang itinutot brush nila, gamit lang yung kamay. Ayun, ito yung ginagamit nila pampaputi ng ngipin. So, ang iba pa nito ay panglinis din ng ceramic o kaya tiles, yung mga naninilaw na ganun din siya, panglinis din yun. Pagkatapos ay panggagamitin siya pang neutralize ng mga acidic na lupa, niyahalo siya sa lupa ng mga acidic. Yun, bumabalik sa dating sigla ng lupa yung kanya. Yun, ito yung mga benepisyo. So, ginagamit ito ng mga
naunang tao dito sa mundo o kaya sa Pilipinas. Ito, common itong ginagawa nila kasi wala pa siguro sila nakikitang ibang bisyo o libangan noon. Kaya nakapag-imbento sila nito kung ano ito, no? Kinagalo-halo nila, kaya ito yung ginagamit nila. So kadalasan mo itong makikita, lalo na sa mga malalamig na area yung panahon nila, gagaya ng sa Binggit, sa Bagyo. So ito, palagi nila itong ginagamit, yung nganga o mama. Dito rin sa mga probinsya, madalas din itong gamitin. So ayun. Meron kasing nakapagsabi na ang paggamit nito ay nakakalasing. So ayun, tama nga, nakakalasing ito. Pag ninulok mo yung katas niya habang ginagamit mo siya, yung nagnganganga ka, tapos ninulunok mo yung kanyang katas, malalasing ka talaga. At iba ang epekto nito. Manghihina ang tuhod mo. Wow! Hindi ka makakabangon. Malalasing ka na. Kaya, huwag kayong, ano, kung hindi nyo kaya, huwag na lang kayong sumubok. Pero, ang benepisyo naman ng paggamit nito, ay yung pampatibay daw ng ngipin. So, wala rin akong nakita nga lang. Sa mga katawan na, mga lolo't lola ko, eh, wala akong nakita ang may mga sira ng ngipin, yung mga gumagamit nito. Bakit kaya no? Nagnganganga sila. Walang sira yung ngipin nila. Dahil dito, palagi nila ito. Tsaka, hindi naman ito nakakapag ano, sa ngipin. Pumupula lang yung ngipin mo kapag hindi ka nagtututbrush. Pero kung magtututbrush ka at nagnganganga ka naman, hindi rin pupula yung ngipin mo. Ito pa, may isa pa. Mas malupit ito. Ano? Lahat ng gumagamit nitong mama, yung mga kauna-unahang tao, wala akong nakitang sakitin. Siguro dahil dito napakaraming mga benepisyo ng mga health benefits na nandito sa klase ng herbal neto, kaya siguro hindi magkakasakit yung mga naunang tao. Nakita ko nga eh, parang ang lalakas nila, ang sisigla pa, hindi pa nga yung iba halos walang damit na nga eh, pero ayun, malakas pa rin dahil dito. So yun lang ang mga na-experiensyahan ko sa mga taong nakikita kong gumagamit nito. Ngayon, napakita ko rin sa inyo, susubukan rin natin ito. Pero sanay na tayo rito dahil matagal na rin akong gumagamit nito. Na-stop lang ito nang mapunta ko dito na sa syudad. Pero yung nasa probinsya ko, gumagamit ako nito ng nga. So yan, ang unang gagawin nyo ay ganito. Ito yung bunga. So, kakagat lang kayo ng kaunti. Kahit kaunti lang, mga 1/4 siguro nito. Nunguyain nyo. So, ayan. So, magagawin natin. Ayan. Magkakagat na tayo. Pagkatapos, ito na. May apog na tayo. At saka mayroon na tayong buyo. O ikmo. Betel pepper. At saka apog, mayroon na. So, ang kulang na lang natin ay yung tabako. So ayan, ito na yung tabako. Small amount lang, kaunti lang. Saka ito na yung buyo at saka yung apong. Nakahalo na. So paghaluin na lang natin, pagsamahin, nuyain na natin. Ayun. Yun na. So, makikita nyo na magpupula na yung laway natin, yung idudura natin ay pula na. So, hintayin nyo na lang, malasing ako. Hindi, joke lang. Dahil alam ko naman ang paggamit nito, so hindi na tayo malalasing ito. Ayan, kaya mapula na siya.
So ayan. Hanggang dito na lang tayo mga kabisik. Ayan. Bye-bye. Sana may natutunan kayo dito sa aking mga na-share na mga herbal benefits sa ating mama o nganga. Ayan. Maraming salamat.